Next problem, so MA board exam. An urn contains 4 black balls and 6 white balls. What is the probability of getting 1 black and 1 ball in 2 consecutive draw from the urn? So, sa first draw, so ano siya, magdraw ka ng dalawang beses. Tapos hanapin mo yung probability ng black and white. So sa first draw, pwede kang makakuha ng sa first draw, pwede kang makakuha ng black. Sa second draw, pwede kang makakuha ng white. So ito yung sa first draw. Sa second draw, ito. So sa first draw, pwede kang makakuha ng black. Sa second draw, pwede kang makakuha ng black. Next, sa first draw, black. Sa second draw, pwede ka rin makakuha ng white. So, two ways din yan, black and white. So, sa first draw, pwede kang makakuha ng white. Sa second draw, pwede kang makakuha ng black. Next, sa first draw, pwede kang makakuha ng white. Sa second draw, pwede kang makakuha ng white. So, ito, yan yung list of combination. So, pwedeng black and black. Pwedeng black-white. Pwedeng white-black and white-white. So ang hinahanap na sa ang pinapahanap sa atin is probability of black and white. So pwede siyang black and white and white black. So probability of black is 4 over 10 times 6 over 9. So sa first draw, so bakit ba siya naging 6 over 9 na lang? So, bakit naging 9? Kasi dito sa assumption na to, so, pag nakadraw ka ng isa, hindi mo na ibabalik yung bolang nakuha mo. Kaya nag-isang 6 over 9. So, sa next, pwede ring white and black. So, probability of white, so 6 over 10. Probability of black is 4 over 9. So, multiply kasi kinoconsider mo yung dalawang probability. So, kaya meaning and. So, multiply. Rules of probability. And means multiply. So, probability of black. So, itong event na to, black and white and white and black cannot happen at the same time. So, meaning yung event na yan, yung dalawang event means or. So, hindi siya pwedeng mag-occur at the same time. Kaya meaning or lang siya. So, bale, mamimili ka lang dyan sa dalawang event. So, or means add. So, probability, total probability is equal to black and white plus white and black. So, add mo yan. So, 4 over 10 times 6 over 9 plus 6 over 10 times 4 over 9. So, pag nilagay mo sa calculator, ang answer is 0.53. So, C. So, himbawa, sinob natin to, tapos hindi mo nakuha, meaning, yung probability na to is, pagkakuha mo ng first draw, hindi mo na ibabalik para sa second draw yung nakuha mo. So, nagsolve tayo, tapos hindi natin siya nakuha. So, meaning, mali yung assumption natin. So, mali yung assumption. So, meaning, mag-assume ka ng panibago na, pakakuha mo ng first ball para sa second draw, ibabalik mo yung first ball. So, sasolve mo siya ng ganun. So, pag lumabas yung answer, yun na yung sagot. Pero since ito, lumabas na, ito na yung answer. So, C. Tama yung assumption.